Kamusta mga friends? Pag-usapan po natin ang latest ranking ni Kai Soto sa 24/7 Sports. Tara at samahan niyo po ako. Sa latest ranking ng 24/7 Sports para sa Class of 2020 ay bumagsak ang national ranking ni Kai sa Amerika. From rank 60 nga ay bahagyang bumaba si Kai sa rank 62. Si Kai Soto nga ay nasa rank 6 para sa mga sentro sa State of Georgia at rank number 10 naman sa buong Amerika. Ang naging performance ni Kai sa Basketball Without Borders ang may malaking impact sa pagbaba ng ranking ni Kai. Ang film na si Jalen Green ay nanatili sa rank number 3 nationally, rank number 2 sa Combo Guards sa state ng California, at rank number 2 naman sa buong Amerika. Ang composite ranking ng 24/7 Sports ay kombinasyon ng ranking at rating ng isang player na available sa malalaking media recruiting services. Ito ay kinolekta at pinagsama-sama ng 24/7 Sports gamit ang sarili nilang formula para mabuo ang final ranking ng isang player. Si Kai nga ay may 4-star rating ayon sa 24/7 Sports. Ayon sa kanilang eksplanasyon, kapag ang isang player ay may 4-star rating, nangangahulugan ito na ang player na ito ay malamang magkaroon ng magandang career sa college basketball kung nanaisin niyang pumasok sa isang NCAA school. Pareho ngang wala pang commitment si Kai Soto at Jalen Green sa kahit anong NCAA school sa Amerika. Sa latest report nga ni Evan Daniels ay mas malaki nga ang tsansa na mag-skip ng college si Kai and instead nga ay magte-training pa ng isang taon sa The Skill Factory ang ating pambato. At kung magiging handa na nga ang kanyang laro at katawan para sa pro leagues ay magpapalista na nga ito sa NBA draft next year. Again mga friends, ito ay unconfirmed report pa. At the end of the day, ang kampo pa rin ni Kai ang magdidesisyon para sa ikabubuti ng karir ni Kai. Mixed ang reactions ng aking mga nababasa kung kailangan ba talagang dumaan ni Kai sa NCAA or pwede na siyang dumiretso sa NBA next year. Personally, ang take ko dito ay mas maganda pa rin na makapaglaro si Kai sa NCAA. Sa aking palagay ay mas mahahasa pa si Kai sa US NCAA dahil up another level ang mga makakalaban niya dito kumpara sa prep basketball. Pangalawa ay mas tataas ang draft stock niya sa NBA if maganda ang ipapakita niya sa US NCAA. Ito ay granting na mabibigyan siya ng magandang playing time sa college school na kanilang mapipili. Honestly, nakikita ko sa ngayon ay hindi pa NBA ready ang laro ni Kai. Malaki na ang improvement niya kung ikukumpara last year. Ngunit hindi pa ito sapat sa matinding kompetisyon sa NBA. Given the right training ay tiwala ako na magiging NBA ready rin si Kai at ito ay mangyayari sa tamang panahon. So hanggang dito na lang muna po ang ating maiksing update para kay Kai Soto. Friends, this has been FD368. Be good, be safe, and God bless. At bago po natin tuloy ang tapusin ang ating video ay happy viewing po kina Basketball Player Dream, Jermaine Balading, Ulysses Garlitos from Occidental Mindoro, Uragon DJTV, at Sports Creator PH. At sa lahat po ng nanonood ng ating channel, stay healthy and God bless.